Naniniwala ka ba na kahit ang tagapagwalis, pulis ay gagamitin ng ating Panginoon, pwede niya rin gamitin ang isang kawatan o maging sino ka man. Hello, my driver. Where are you now? My friends and I are done nakasasaming pasyal. And like, I'm tired to call up taxi kasi... Sige po, pakibilisan ko ha. Kasi like, I saw him, like, ugh. Hello, ate. Kanang. Kanang, hindi mo gudimin. Alam ko saan papunta ang K-Mall. Pwede mo ba kami ituro kung saan papunta doon? Bitaw, ate. Ituro mo kami doon, B. Oh, so I get that. You're new here in the city? Opo, lisa po kami dito. Oh, okay. And you're going to the mall? Opo, opo. So what you're gonna do is... ride the jeepney over there sa may kanto and then tell the driver to drop you off at the mall. Ganda nun bag mo! Of course, my dad bought this from abroad and it's called Kate's Queen. Wow! Ang ganda naman ang nilo mo! Kala ka? Opo, Kuya D. Sa entrance ka na po? Sige po, baki... pumunta na po ako dyan, ha? My phone! Alaha! Don't touch me! Hey girl, hold my bag. It's my bag! Huwag kang maringay. Akin na yung rilo mo. What? Rilo ka man. I don't yan. Even know you. Akin na yan. Okay, okay. Daming paante. May cellphone. Grabe! Kaya nga, parang binayaan kami ng mic pa. Mamaya lang share nyo na isang lakas yun namin dating gawin. Talaga? Salamat! Ako rin! Nakakuha ko na pagkain sa bakery. Tara! Ayos ko talaga! O ano na naman niya rito kay Rose? Ba't ang tamlet parang hindi kumikibo? Kanina lang yan kasi ayaw niya sa barkada natin kasi nakaw dito, nakaw doon. Siguro ang hilto ang kasama natin. Hoy Rose, kung ayaw mo na sa grupo namin, pwede ka na kumalis. Oo nga! Wala ka ng lugar dito! Ang pansot-pansot mo na! Puti sana kung maganda ka! Kaso hindi! Narito kasi yan ang gawain ng demonyo ay pagmananakaw, pagpatay, at pagsira. At pagmanakaw ginagawa natin. Okay naman. Hoy, grabe ka! Demonyo agad! Kung demonyo nga, i-demonyo kami. Layas, mahal ng hell! Layas! Kainis, panira ng trip. Mga tol, may naisip ako. Mas maganda kung may pangalan ng grupo natin para astig. Uy, dapat ako makaisip sa ating pangalan. May naisip na ako, pangalan natin ay Snap. Ayos! Sige, bukas na naman. Nay, ano bang ulam? May itlog at kanin dyan sa lamesa, ikaw na lang magsandok. Kahapon itlog. Kanina itlog. Ngayon itlog na naman. Nakakasawa. Dapat iba-iba. Dapat kaldereta, adobo, lechon, kare-kare. Ano ba yan? Parang pobre. Hoy! Ang arte-arte mo ah. Salamat ka nga, may makain, may suot at may nag-alaga sa'yo dito. Lahat ng gamit dito sa bahay, pinagtrabuhan ko yan. Pinaghirapan ko yan. Di tulad ng iba na masamang gawain ang ginagawang pambili ng pagkain nila. Kaya ikaw, anak, pakinig ka. Pag-isip ka na matino. Pagtrabuhan mo yung pangarap mo. Jake, anak, may kumakalat din na chismis na nagagang ka daw. Tigil-tigilan mo yan ha, baka matokhang ka pa. Hanggang ngayon pa ba, Nay? Kasi 8 na ako. Nakikinig pa kayo sa mga chismosang kapitbahay na yan. Ano ba tong bahay na to? Chick, walang makain. Walang magandang. Hay nako! Ba't pa ba ako nabuhay? Jake! Panginoon, ba't ganito? Di ko lang kasi maintindihan. Di ba sabi mo, pantay-pantay lahat? Bakit puro galit, sakit, problema ang naabutan ko sa aking magulang? Sana balang araw,
may makapagsasabi rin sa akin na may pag-asa pa akong magbago, lalo na sa mga taong tulad ko. Wala kayo lahat sa nakuha ko. Wow! Ikaw na ang master. Isang nanay, Brandon. May nakuha ka. Kasi ano? Ano? Kapag alam kasi ako may busy, excited muna. Sige, ubawin lang ako sa susunod. Guys, may bisita. Pero ano bang sadya mo dito at pumalik ka? Sasama ka na ba ulit? Nandito ako para ibayad sa inyo na mali talaga ang ginagawa natin ngayon. Kaya ibalik nyo na yan. Na! Naunsa! Hallelujah! Tinuro sa amin sa simbahan at sa swilahan, mali talagang nagloko ng ibang tao, magnakaw. Sinungaling niyon, gusto ng Diyos, mas mabuti pa sumama kayo sa akin. Sige na, okay! Shoo, 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 shoo! Bye! Sorry, but I agree. Bye, ka, uy! Bit-bit mo yung kapil. Walang atrasa! Walang! Orungan! Tayo ang catch na! 1, 2, 3! High five! Nay, pera nay, 50 lang, pangkain. Jake! Nay, I love you, nay. Totoo bang nagdanakaw kayo? Wala. Akin na ang laptop ng tita Raya mo. Ano? Laptop? Akin na! Wala nga! Anong wala? Kitang-kita ka sa CCTV ng barangay. Sinong nagturo sa'yo magsinungaling? Sinong nagturo sa'yo magnakaw? Sino, Jake? Sagot! Tay, kayo! Kayo ang nagturo sa akin magsinungaling. Kayo! Sino sinabi sa akin noong tungkol sa pinanaglang pala kayong bata? Kasi di ba kayo handa maging nanay sa panahon ngayon? Di ba? Di ba? Inamay mo pa nga na ninakaw mo ang alkansya ng lola para mapanganak lang ako? Tapos, ngayon, tinatanong nyo kung sino nagturo sa akin? Tama na! Naririnig na tayo ng kapitbahay! Na hindi ko alam kung uuwi pa ba ako sa bahay na to. Kasi kahit nandito ako, wala pa rin akong kakampi. Jake! Ba't mo sinisigawan ng nanay mo? Ikaw, bata. Wanted ka na sa kabilang barangay! Na sa mga nagtao, nagturo sa'yo, nagaganakaw ka daw! Tay, tama na. Hindi na po ako basa. Yun na nga eh. Patanda ka na ka, pwede ka na magulong. Kaya ipasok mo sa kukote mo yan na dapat hindi ka magulong. Umalis ka nga. Kang respeto. Wala kang modo. At lalong-lalo na, wala kong anak na demonyo. Oo na, oo na. Ako nang walang kwentang anak. Nangihina naman ako ng 50 eh. Ayaw ko na sa bahay na to. Matanda na ako. Kaya hindi nyo ako magpigilan sa gagawin ko. Balang araw, hindi nyo na rin ako makikita at magiging masaya na rin kayo. Luluwas ako ng Manila at magibag sa palaran. At siguraduhin kong aangat ako. Anak sana, Sita. Pero wala ka na ikatulong. Layas! Talagang lalayas ako. Huwag! Bumalik ka! Babalik rin niyan. Hindi niya kaya ang sarili niya. Pinagalitan naman ako ng magulang ko. Sabi nila, hindi na dapat ako sumali sa grupo na to. Sarap nilang patayin. Habang magtatay ko nito, kumakari gusto ko lang tumingin kasi wala ko baga. Kaya nandito ko rin ako. Kung iyaman tayo, pwede na ba natin itong itigil? Kaya nga. Di pa tayo nahuhuli ng otoridad. Pwede pa rin natin ito. So, anong gagawin natin bukas? Maruan ko bukas. Dapat mas grande ang ating pagnanakaw. Tama! At kung ano natin makukuha ating ipang-outing. Punta na rin ang mga resort. Maraming mayaman doon. Sa mga matapat pa rin tayo. May plano na ako. Sa part tayo bukas at sa mall. Ha? Dapat maaga. Walang atrasan! Walang urungan! Tayo ang ganas!
2, 3! Hi! Open siya, ma'am. Oo, siya nga. Sigurado ako may pa siyang kasama kasi alam ko talaga na siya ang leader. Siya mismo ang kumuha sa aking telepono. Sir, wanted rin to siya. Kaya simulan na natin ang operasyon bukas ng umaga. Salamat. Panginoon, di ko kayang pumatay. Nakaw, oo. Pero pumatay, hindi. Mas maigi na lang siguro na maglayas ako para di na ako maging pabigat sa buhay ng aking mga magulang. Alis rin naman ako. Bilisan mo! Kung makita niya itong lalaking ito, pakireport sa amin. Ha? Uy! 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 Baka dito! Sana makalaya na sa pisingin ko. Sige po. Kung naging present po ang anak ninyo, may pumupunta po doon upang makatid ng balita tungkol sa Diyos. Nang sa ganun, may pag-asa silang magbago habang inaasikaso ang kalangkas. Sige po. Kasal po kami sa ninyo, Father.
Mauna na ako. Sige, Madonna, ito na lalak ako. Sige po. Tara, doon tayo. Mga tol! Service na! Nandiyan na si Pastora. Tara! Jake, di pa bago ka? Tara, sali ka. Salita to ng Diyos. Nagbibigay to ng pag-asang magbago at para rin sa ating kinabukasan. Talaga ba? Sige, matagalan ko na din hinintay. Yun bang makarinig ng salita ng Diyos? Ama namin, digin mo po ang aming mga panalangin at patawarin mo po kami sa mga kasalanang nagawa namin sa araw-araw. Pinagdadarasal ko po na sana palayain niyo po si Jake sa kulungan at patawarin sa kanyang kasalanang nagawa. Naway, bigyan niyo po siya ng lakas upang labanan ang problema na hinaharap niya sa kanyang buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Inurong ang kaso laban kay Jake dahil ayaw na nanggulo ang may reklamo. At mula noon, naging motivational speaker siya sa simbahan. At nagsimula na rin siyang magbagong buhay. Ang Diyos ay gumagawa ng mga paraan. Kahit sa tingin natin ay wala ng paraan, siya ang gumagabay at tayo ay kumakapit sa Kanya. Kahit sa tingin natin ay wala ng paraan, siya ang gumagabay at tayo ay kumakapit sa Kanya upang tayo ay mabuhay ng matibasan. Ang Panginoon natin ay napakabuti. Kahit minsan sa ating buhay ay pinayagan niya ang demonyo na guluhin tayo para lang masapatunayan niya kung gaano natin siya kinakailangan. At kung gaano tayo katatag sa ating buhay. Hindi man natin maiintindihan paminsan-minsan ang mga pangyayari sa ating buhay. Gayunpaman, dapat tayong magpasalamat sa Kanya dahil lahat ng iyon ay para sa ating ikakabuti at para na rin sa ating kinabukasan.